Bago po tayo magsimula, gusto ko lang pong ipakiusap sa inyo na mag-subscribe po sana kayo at mag-like. At kung medyo maikli lang naman po yung ads, huwag nyo na po sanang skip. Yun lang po. Kamusta po sa inyong lahat? Ako nga po pala si Edward. Nagpatulong lang po ako sa aking anak para makapagpadala ng kwento dito sa programa po ninyo. Ako po ay taga-Capiz po talaga pero dahil po sa uri ng trabaho na meron ako noon, nagtagal po ako sa Aklan. Ang trabaho ko po kasi ay bantay po sa isang malawak na palaisdaan. Simula po noong taong 1981 hanggang 2009. Medyo matagal po talaga ako doon sa dati kong binabantayang palaisdaan. Lalo at napalapit na rin po ako sa mga amo ko at sa lugar na iyon. Parang napamahal na rin po ako sa aking ginagawa. Kaya nagtagal po ako ng ganyan. Lalo at nagkataong mabait rin po ang amo ko. Tumigil lamang po ako nung medyo may mga dinaramdam na rin po ako sa aking katawan. Sa mahabang mga taon po na iyan, syempre nakaranas rin po ako ng mga bagay-bagay na hindi po naranasan ng iba. Mga kababalaghang talagang hindi po malilimutan. Lalo po ang naging karanasan ko sa isang aswang. Ilalarawan ko lang po muna ang palaisda ang binabantayan ko. Bale, hindi naman po ako lang yung nagbabantay syempre. Meron din po akong mga kasama, lalo at malawak po talaga yung palaisdaan. Kung saan nakahati-hati po siya sa maraming mga kahon na iba-iba rin po yung nakalagay na inaalagaan. Araw-araw po, papakainin po namin yung mga alagang yan sa palaisdaan. At pagsapit naman po ng gabi, syempre, iikot-ikot ka rin po sa palaisdaan para mag-inspeksyon. Lalo at uso nga po yung nakawan po noon. Bale, puro pilapil po. At malaking kahong may mga lamang tubig lang po yung mga makikita mo. Typical po na malawak na palaisdaan. May kanya-kanya po kaming kubo ng mga bantay. Pwede rin pong dalhin doon yung mga pamilya namin pero dahil nag-aaral nga po ang aking anak sa Capiz, pinili ko pong manatili lang muna sila doon. Malungkot po na mag-isa lang ako doon sa kubo. Pero may mga pagkakataon din po na binibisita rin naman po ako ng pamilya ko. At doon po sila nananatili sa palaisdaan ng ilang araw. Paminsan naman po, pinapayagan rin po ako ng amo ko na umuwi po doon sa amin sa Capiz. At manatili rin po doon ng mga 2 hanggang 3 araw. Lalo na po kung may mga mahalagang okasyon. Dahil magkakahiwalay nga po yung mga kubo, may kanya-kanya po kaming sakop sa binabantayan po namin tuwing gabi. Kung baga, hinati-hati po namin para mas madali pong mag-ikot-ikot kapag dumilim na po. Hindi naman po na magdamag po kaming magbabantay syempre. Bago po kami matulog, mga bandang alas 11 po ng gabi, nililibot po muna namin ang paligid. Doon po banda sa kubo ko, malapit po sa akin, yung nakahilerang mga kulungan ng manok sa may gilid po ng pilapil. Bagong tayo lang po yun ang bagong pasok po ako. Nga pala, nangyari po ang kwento ko noong bago pa lang po ako sa trabaho po na ito. Mga dekada 80 po. Isang gabi, habang nililinis ko po yung baril, bigla po akong may narinig. Para malinaw lang po ah, yung baril lang po yung may lisensya noon. Bale, wala po akong lisensya. So kung tutuusin po, hindi po sana ako hahawak noon pero dahil bantay nga po ako, ay kailangan po talaga yon para na rin po kung may emergency. Lalo at uso po yung nakawan. Nakarinig ako noon ng kalampag sa kulungan ng manok. Nung una, binaliwala ko pa eh. Tinatamad akong bumangon agad.
at baka ako aso lang. Marami naman po kasing aso doon sa palaisdaan. Pero naisip ko po noon na kung aso yon, edi sana tatahol talaga yon. O kahit papaano makakarinig man lang ako ng angil ng aso o anumang tunog na malalaman kong aso talaga. Maya-maya pa, bigla na pong nag-ingay ang mga manok. Parang may kung anong bumulabog sa kanila. Hindi po ako nagsindi ng ilaw noon. Hindi rin po ako nag-iisip noon na may kababalaghang nangyayari. Dahil lang iniisip ko po, baka merong magnanakaw sa palaisdaan. Kaya dali-dali ko pong kinapa ang flashlight at ang baril sa may gilid po ng aking higaan. Tumayo po ako at marahang lumabas ng pinto. Pagkalabas ko po ng pinto, hindi ko alam kung narinig ba ako nung nasa labas, pero agad po akong nakarinig ng yabag ng paa na parang biglang tumakbo. Dahil po doon, tumakbo na rin po ako. Sabay pinailaw ko po yung flashlight habang nakatutok po agad yung baril sa harap ko. Ang pinagtataka ko po noon, nung inilawan ko po sa may pilapil, wala naman po yung naririnig kong tumatakbo. Kung tao yon, siguradong maaabutan ko yon. Lalo at mahaba pa po yung mga pilapil. Hanggang sa may napansin po akong gumagalaw sa may damuhan sa gilid po ng pilapil. Sa mga may palaisdaan po dyan, alam nyo po itong damong sinasabi ko na madalas pong tumubo sa mga pilapil. Nakapag napabayaan, talagang lumalago rin po. Hinahayaan lang po namin yon sa gilid. Dahil malalapad naman po yung pilapil sa palaisdaan po na ito. Nung may gumagalaw po doon, laking gulat ko po nang agad ko po yung inilawan. Napatras po ako ng bahagya at ng ilabot. Nang makita ko pong doon sa may damuhan, nakasili po ang isang nakakatakot na nilalang. Puno po ng dugo ang mukha nito, na parang may kinakain po siya ng walang habas. Yung mata po nun pulang-pula, lalo na po nung tinamaan ng ilaw ng flashlight. Nag-angil pa po yun, pero nung agad ko pong ipinutok ang baril, mabilis po yung tumakbo sa karimlan. Hindi po ako makapaniwala nung napakadali lang po nung tinalon yung bakod sa may gilid po ng pilapil. Bakod po yun nagawa lang naman sa kawayan, pero may kataasan rin. Nung tumakbo po ako doon banda at tinignan ko ang pinanggagalingan nun, laking gulat ko po nang makitang nakabalandra doon ang katawan ng isang manok na nagkagutay-gutay na. Nakita ko rin pong may mga patak po doon ng dugo papunta po sa may bakod. At meron rin pong mga dugo sa mismong bakod. Kaya alam kong tinamaan ko yung nilalang na yon, na ayaw ko pang aminin noon sa sarili ko na isa yung aswang. Nabigla lang rin talaga ako sa kakilakilabot nitong anyo. Sumigaw na po ako noon sa aking mga kasama. May kalayuan pa po ang kubo nila, pero dahil gabi po, alam kong maririnig nila yon. Lalo at napakatahimik sa palaisdaan kapag gabi. Nakita ko po sa malayo na nagsindi po sila ng ilaw. Kaya alam kong narinig po nila ako. Nung binalikan ko po sa may kulungan ng mga manok at inilawan ko po ang paligid, laking gulat ko po ulit nang may dalawa pong manok na nakabalandra doon sa may ilalim po ng kulungan. Tulad po ng una kong nakita, gutay-gutay na rin po yon. Marahil ay matagal na po doon yung aswang na iyon at hindi ko lang po agad narinig. At nakadali na po ito ng ilang manok bago ko po narinig yung ingay. Nakapagtataka po talaga noon na hindi ko po agad yon narinig. Pagdating po ng mga kasama ko, hinalugog po namin ang paligid. Sabay tumakbo po kami doon sa may kasukalan kung saan po tumakas yung aswang na iyon. Naniwala sila agad sa aking nakita nung makita nila ang sitwasyon ng mga patay na manok
Nag-iwan lang kami ng dalawa naming kasama doon sa palaisdaan para may magbantay pa rin doon syempre. Bale, dalawa kami ng isa ko pang kasama na sumunod doon sa pinagtakbuhan ng aswang. Habang tinatahak namin ang kakahuyan sa mga maliliit na puno, ay mapapansin ang mga bakas ng dugo. Kung titignan ng mga bakas, mukhang nasa itaas na parte ng katawan niya ang tinamaan. Dahil sa medyo itaas din yung mga nakita naming bakas ng dugo sa mga dahon at sa mga damuhan. Masama na ang kutob namin noon, Sir Dan. Dahil bantay lang naman sa palaisdaan yung trabahong pinasukan ko. Tapos biglang hahabulin namin yung isang aswang ngayon. Pero kung nandoon ang amo namin ang gabing yon, alam kong ipapahabol niya rin sa amin yon. Naniniwala kasi ang amo ko sa mga aswang. At sa totoo lang, yung namatay daw nitong anak na nalaglag habang ipinagbubuntis ng kanyang asawa, ang sabi ng amo ko sa amin ay aswang din daw ang dahilan. Yung tinatahak po namin na iyon sa kabilang dako po nun ay mga palaisdaan rin po, pero iba na po ang may-ari. Nung nakarinig po kami na may umaangil po doon na parang nasasaktan ng labis, bigla po kaming naalerto dahil doon po yun malapit sa tinatahak po namin na daan sa may kakahuyan. Agad ko pong pinatay ang flashlight noon. Andito siya. Sabi ko na nga ba tinamaan ko ng malubhayon. Sabi ko pa po noon sa kasama ko, habang marahan po naming hinahanap, kung nasaan banda yung naririnig namin na tunog. Patuloy po naming naririnig yon. Nung una ay halatang nasasaktan po ito, pero unti-unti po yung napapalitan na parang kung ano man ang ginagawa niya ay nakakabawas yon sa sakit na kanyang nararamdaman. Hindi ko po alam kung naiintindihan niyo ang aking sinasabi, pero halatang ganun po yung naririnig namin. Yung tipong unti-unti itong nakakaramdam ng ginhawa. Palapit po kami ng palapit doon, hanggang sa naninag namin sa may likod ng isang puno na may kung anong nakasandal doon. Medyo makapal po yung damuhan doon banda, kaya matyaga po kaming gumapang noon ng kasama ko. Sa totoo lang, kung ako lang po ang masusunod, babalik na lang po ako sa puntong yon. Kinakabahan na po kasi talaga ako noon. Hindi po ako yung tipong sobrang tapang. At hanggat maaari, gusto ko po sana noon na umiwas sa peligro. Pero andun na kami, kaya inikutan namin yon para makita talaga namin kung ano yung nasa puno. Habang abala siya sa kung ano man ang kanyang ginagawa. Siguro dahil hindi po ako agad sumunod sa kanya, kaya buong akala po nito ay wala na pong nakasunod sa kanya. Nung nasa harap na po kami nito mismo, doon na po namin nakita na dinidilaan pala nito yung sugat niya sa may bandang balikat. Hindi po yun malinaw na malinaw dahil madilim. Pero naaaninag po talaga namin na ginagawa niya yon gamit ang kanyang dila na may kahabaan. Yun pala ang magpapaliwanag sa mga naririnig namin. Doon ko po napatunayan na totoo nga talaga ang sabi ng iba na kapag nasusugatan yung aswang, dinidilaan daw nila yung kanilang sugat hanggat maaari lang yung abutin ng kanilang mahahabang dila, para unti-unti daw yung maghihilom. Yun po mismo ang aming nasaksihan. Maya-maya pa po, bigla po itong tumigil at palingon-lingon nito sa paligid. Alam ko na po agad noon na siguro ay naaamoy na kami ng nilalang na iyon. Kinalabit na rin po ako noon ng kasama ko, sabay kuha po niya sa hawak kong baril. Masanay naman po kasi ito sa paghawak ng baril. Sabay ibinigay naman po niya sa akin ang kanyang dalang itak.
Alam po namin noon na nararamdaman na po ng aswang na merong tao sa paligid. At anumang oras, talagang malalaman po niya kung nasaan kami banda. Nung napatingin po ito banda sa direksyon po namin, lumabas po agad sa damuhan ng kasama ko. Sabay pinaputukan po niya iyon ng baril. Tumalon po agad yung aswang, palipat sa likod ng isang mas malaking puno. Pero kitang kita po ng mga mata ko na tinamaan po yon sa may bandang tagiliran. Dahil sandali niya po yung ininda bago po sa tuluyang nagtago sa likod ng puno. Lalapitan pa po sana namin yon, lalo at dalawa naman po kami. Nang bigla na lang pong may lumabas doon na napakalaking aso. Literal po na malaki yon. Yung angil pa lang po noon, natigilan po agad kami. Tinitignan po niya yung aswang na nagtatago sa likod ng puno. Kaya alam ko po talaga, Sir Dan, nakasamahan po niya yon. Baka kapamilya. Yun po ang duda ko. Itinutok po noon ang kasama ko ang baril sa aso po na yon. At ilang beses po niyang kinalabit yung gatilyo. Pero bumara po yung baril. Pumalya po yung baril at hindi na po pumuputok. Umuusok na lang po yon. Nahalatang bumara po yung bala. Doon na po nagbigay yung malaking aso ng isang nakakakilabot na alolong. Yung tipong parang may tinatawag po. Sa punto po na yon, alam na po naming alanganin na po kami. Kung nakita nyo lang po yung itsura ng hayop na yon, mukhang aso lang po yon pero lubos pong nakakakilabot. Kaya minabuti na po namin noon na umatras na. Tinitignan lang po kami ng asong yon. Habang unti-unti po kaming umatras, sabay agad na rin po kaming tumakbo. Gulong-gulo po ako noon at hinahabol ko pa ang hininga ko kahit ilang minuto na po kaming nakabalik doon sa palaisdaan. Ang sabi po ng mga taga doon noon, baka sinasabi lang daw po namin yon para siraan ang lugar nila. At sa lugar daw talaga namin sa Kapis yung marami. Naniniwala naman po ako doon na marami din po sa Kapis pero naniniwala rin po ako na marami rin po sa Aklan. Lalo at wala naman po kaming dahilan para sabihin yon nang walang pruweba. Kahit nga po yung mga bakas po ng dugo doon sa gubat, nakita rin po yon ng ibang tao nung pumunta po sila doon pagkatapos marinig ang nangyari. Bago po magtapos, meron lang po akong katanungan. Sa tingin niyo po ba, mababait na aswang yung mga nakita namin yon? Kaya manok lang din po yung dinali at hindi po kami hinabol ng malaking aso. O baka mga dayong aswang po yon na naghahanap talaga ng mabibiktima. Paki-comment naman po sa comment section yung inyong mga opinion. Hanggang dito na lang po ang kwento kong ito. At maraming salamat po sa inyo, Sir Dan, at sa inyong mga nakikinig. Shoutout nga po pala sa mga tao po na ito. Kay Miss Dimples Yumi, Mayan Jobson, Melanie Pasyon, Jenabeth Faulbe, Derek Janandari, Lourdes De Jesus, Athena Lee, siyempre sa tropa natin kay Dens Paruhinog at kay Sir Charlie Mendoza, Che Pantilla, Ren Pakibas, Rexian, Mayan Angko, sa Lucep Obehero at Ilegeno family dyan sa Cebu City, kay Lynette Reparado, Chloe Clamiano, Shirley Carillo, Rese Madrid, Richard Mignano, Jeneline Mangolabnan. Maraming salamat po sa inyo at shoutout po sa inyong lahat. Paalam.